Narinig ko na yan ilang beses na. Nang kabataan at edukasyon ang solusyon sa pagbabago ng ating nation. Oh, come on. Panahon pa lang ng mga Kastila, yan ang sinasabi ng mga bayani. At hanggang ngayon, yan pa rin ang sagot ng lahat ng politiko, simbahan, negosyante, guro, pati mga beauty queen yan ang thing. Pero kung inyong isipin, hindi ba mga taong nakaluklok sa pwesto at mga negosyanteng nagpapatakbo ng ating mundo, di ba sila lahat puro mga edukado? At di ba minsan sila rin ay mga kabataan na inasahang magdala ng karangyaan sa ating mga kinabukasan? Pero guess what? Asa na tayo? Andito pa rin. Wala pa rin nagbabago. Makasarili pa rin tayo. Kanya-kanya, walang disiplina, wala pa rin pakialam sa iba. So paano na? Paano na kung patuloy-tuloy natin pinapaasa ang ating mga sarili ng edukasyon at ang kabataan ng pag-asa? Paano na kung palagi na lang natin pinapasa ang responsibilidad ng pagbabago sa labas ng ating pamilya o sa iba? So isipin natin maigi. Ano ba talaga ang solusyon sa problema? Paano ba natin makakamit ang pagbabago ng sistema? Hindi po education. Hindi po ang kabataan. Hindi po ang gobyerno. Hindi po ang simbahan. Hindi po ang kapitbahay ko ang pag-asa, kundi ako. Ako ang pag-asa ng bayan ko. Dahil ang pagbabago ay nag-uumpisa sa isang tao. Dahil ang pag-unlad ng ating bayan ay mangyayari kung magbabago tayo. At ako lang ang may kakayahang baguhin ang sarili ko. Hindi sila, hindi iba, kundi ako. Kung pinapasa natin ang problema, pinapasa rin natin ang solusyon. Kung inaasa natin ang solusyon sa iba, well, umaasa lang tayo sa wala. So tama na. Tama na ang pambobola sa sarili at tanggapin natin ang katotohanan na kung hindi tayo mag-umpisa magbago ngayon, ayaw man natin isipin, masakit man tanggapin, kasali tayo sa kalokohan. Tama. Ako ang pag-asa. Ako ang pagbabago. Ako ang pag-asa at pagbabago ng aking bayan. Para sa ekonomiya, para sa pamilya, para sa ating mamamayan, para sa kinabukasan ng sambayanan. At ngayon ko siya uumpisahan. Dahil kung ngayon natin lahat umpisahan ang pagbabago, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon, tayong lahat sabay-sabay magbago. Sa totoo lang, lahat tayo panalo.